Upang masolusyonan ang problema sa traffic, sinimulan ng isailalim sa 4 na linggong seminar ang mahigit 90 traffic enforcers sa Maykawayan, Bulacan. Ma-report si Yarlo Bringas. Sinimulan ng 4 na linggong seminar para sa mga traffic enforcers ng Maykawayan, Bulacan kahapon August 22, 2016, natatagal hanggang September 10, 2016. Ang nasabing seminar dinaluhan ng mahigit 92 participants. Isa sa naging maunahing agenda ng nasabing seminar ay mabigyan ng kabawasan ang oras ng mamamayan upang maging lalong produktibo sa kanilang mga gawain sa trabaho at pamumuhay. Upang masolusyonan ang nasabing suliranin ay humingi ng tulong ang punong lungsod, Attorney Henry Villarica, sa alkalde ng Quezon City na si Mayor Herbert Bautista upang bigyang kaalaman ng mga traffic enforcers ng kanilang lungsod sa tulong na rin ng Traffic Division's Department of Public Order and Safety ng Quezon City. Ayon kay Attorney Henry Villarica, nais niyang mabigyan ng isang mabilis na solusyon ng problema sa daloy ng trapiko sa lungsod ng Maykawayan. Dahil ito ay nakakaapekto sa pamumuhay, ekonomiya at transportasyon sa lungsod. Layunin ng nasabing seminar na magkaroon ng masusi at epektibo pang pagtuturo at pagsasanay sa mga traffic enforcers ng Sagayon ay maging epektibo sila sa kanilang tungkulin. Ituturo sa nasabing seminar ng mga pangunahing regulasyon hinggil sa batas, trapiko, at bigyan ng sapat na kaalaman ang bawat isa ukol dito. Magkakaroon din ng field operation training ang mga Maykawayan traffic enforcers kasama ang Traffic Division ng Quezon City upang maisagawa ang aktual na natutulan nila sa nasabing seminar. Ayon kay Colonel Danilo Cordero, Director ng Maykawayan Traffic and Parking Bureau, na ang karanasan ng Quezon City ay higit na angat sapagkat mayroon itong ordinansang sinusunod ayon sa kanilang lungsod at sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Isa sa mga kinatawan na dumalo sa seminar ay ang Chief Traffic Operations Divisions na si Dexter Cardenas ng Quezon City. Nasabi niya na ang pagsasanib person ng dalawang lungsod ay makakatulong upang mabigyan ng solusyon at alternatibong pagpaplano hinggil sa usaping trapiko. Samantala, lubos naman ang pagpapasalamat ng Traffic Bureau ng Maykawayan dahil sa kanilang natutunan ukol sa seminar. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am 1 with 25.